Yo, what's up mga kalayas? So, eto na naman ako. This time, wala akong planong mag-unbox. Iba naman ang plano natin gawin ngayon. I-create natin video ngayon ay may kinalaman sa tutorial mode. So, ano yung ituturo ko sa inyo? Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY mag sublimation or digital mag press printing. So pag sinabi mong digital, ano ba yun? Digital, so pwedeng galing sa computer, pwedeng mukha mo, picture ng business mo, or anything batikuling na gusto mong ilagay, iprint dun sa mugs. So ang unang-una, syempre kailangan mo itong mug na to is not ordinary. Dahil ano siya pang sublimation talaga siya. Sublimation mug kung tawagin. So kalimitan kasi yung iba namang problema kung ano yung gusto nilang ipang giveaway. Halimbawa binyagan, kasalan. So kung medyo nagtitipid ka, ito na yung paraan. So pwede ka rin sa mga ibang vlogger dyan na walang maisip na merchandise. What? Pwede rin naman na mag-create ka ng kung anong gusto mong ilagay dun sa mug para maging personalized. Personalized mug siya actually. At ito yung unang kailangan, tong mug na to. So plain siya, plain. Yan, plain. Tatak na ito is quap. Meron din ito isang klase yung kuyi, pero ito yung ginagamit ko. Favorite ko kasi to quap. So ayan, ito yung loob niya. Oh no! Ano yun? Steady ka dyan, ha? Huwag ka malikot. Disclaimer. Ang lahat ng inyong mapapanood ay base sa sariling karanasan ko lamang. Kung wala kang matututunan, wala na akong pakialam. So ito yung isa sa mga kailangan mo. Epson na model is L120 na printer. Mabibili mo siya halagang 4,500. Yun yung pinakamura nakita ko, SM. At ito siya, teka, puntahan nga natin. Ito na siya. Yan. So kung napapansin nyo, kalbo yung printer. Inalis ko kasi yung cover niya. Kasi from time to time, before, nililinis ko siya palagi kasi hindi ka pwedeng mag-print sa kanya tapos i-stack mo siya dahil ang gagamitin mong ink is hindi yung ordinary ink. Ang gagamitin mong ink sa kanya is ito, yung ink na gagamitin mo. Yan. Hansol Sublimation Ink. So yung original niya na ink, hindi yun ang gagamitin mo. Ang ilalagay mo is eto nga, etong Hansol na to. Tapos eto naman yung isa sa kailangan mo pa, sublimation transfer paper. So na-ready ko na yung picture na gagamitin natin. Li-layout lang natin siya sa Microsoft Word. So eto siya, kung mapapansin nyo, no, baligtad. Naka-flip kasi yung picture. So kailangan kasi talaga naka-flip siya para pag pinrint mo doon sa mug, magiging okay na yung kalalabasan niya. So ang gagawin natin is punta tayo sa Microsoft Word. Yung iba kasi direct na nilang inilalagay sa photo editor. Pero since hindi ako marunong sa computer mag-edit, kaya ginawa ko, nag-edit ako sa cellphone. So set lang natin to ng A4. Yan. So ipasok natin to dyan. Ayan na sya. Ayan. Iseset natin sya, ipoposition natin sya ng maayos. Format natin ng size is
3.25 by 8 inches. Yan. Tapos lagay natin siya sa upper portion para yung ibabang part, kasi actually ito yung isa, kung gusto mo tatlo, pwede siya tatlo. So tatlong mag yung malalagyan mo. Eh since isa lang naman yung ipiprint natin, so okay na to. Yan na siya. Tapos piprint na natin siya. So ito na yung sublimation paper natin. Ano, kuha tayo ng isa. Yan. Itong sublimation paper dito sa likod, medyo pinkish sa kabila, puti. Yan, pinkish siya dito. Yan, pinkish sa kabila, puti. So dito tayo magpiprint sa puti. So ayan na siya, printing na siya. Epson L120. Pero ito, pag bumili kayo sa SM at nilagyan nyo siya ng Hansol na sublimation ink, mabo-void na yung warranty niya. Kasi hindi nila ina-advise gumamit ng ibang klase ng ink. So, eto na siya. Yan na. Diba? So, mamaya ikakat na natin. So, eto na siya. Nakat na natin. Kung titingnan mo, yung outcome niya dun sa papel, malabo ano. Pero pag na-transfer natin to sa mug, lilinaw din to. So tara, transfer na natin. So eto na. At eto na yung na-print natin kanina. Ilalagay na natin siya rito. So eto yung paliwanag kung bakit siya baligtad ano. Kaya siya baligtad kasi pag nilagay natin dito, ayan siya, yung print niya magiging tama na. So pag inalis mo to, yung print matatransfer dito, hindi na siya nakabaligtad. So ang gagamitin natin para idikit to, etong thermal tape. Nabibili din to dun sa mga kung saan ka makakabili nito, sublimation paper at saka sublimation mug. Make sure lang natin na pag nilagay natin to dito, hindi siya nakabaligtad. Kasi pag nagkataon, baligtad yung magiging kalalabasan niya sa mag mo. So, gagawin mo, pantay to dito, yung space niya, kabilaan, maging pantay para nasa gitna yung print. Then, syempre dito, ganun din gagawin mo. Kailangan equal siya. So, pag nakuha mo na yung equal side niya, lagyan mo na siya ng thermal tape. Thermal tape kasi ito, hindi natutunaw sa init. Kasi i-heat press natin ito maya maya. So, ayan siya. Diba? Ang susunod, babanatan na natin ito ng mag press. So guys, ito yung isa sa mga gamit na kailangan natin. Ayan. Ito yung digital mag press na magsisilbing transfer point nung print nung mag from sublimation paper para ma-transfer natin sa mag. So ito, dun din to binibili kung saan binili yung mag at saka yung sublimation paper. So ito siya. Yung idea, di ko masabi sa inyo kung magkano yung presyo, pero pwede kayong mag-check sa Divisoria or sa Quiapo. Ngayon, yung mode niya, ito, may mode siya eh. Ito yung unang mode. So makikita niyo 320. Yan yung Fahrenheit niya na dapat ma-reach bago mo siya lagyan ng mag dito. Tapos yung isang mode niya to, 360. So yung 360, yan yung Fahrenheit na pag nilagay mo yung mug, kailangan niyang ma-reach para tumuloy naman dito sa timer naman to. Ito yung seconds niya, 230 seconds bago siya maluto. Then ayan, so na-reach niya na yung 320, kaya tumutunog na siya. Lalagay na natin yung mug sa point na to. So ito yung mug natin. Ayan. So, try lang natin ikabit yung halos
magpipit siya. Yung sakto lang yung pagkakapit niya. So dapat ito kasi bago mo siya ipitin, dapat yung tenga niya hindi siya dumikit dito sa kahit saan dito kasi pwedeng maputol. So ayan na. Pindutin na natin tong square para mag-start na siya. Tapos after that, intayin lang natin siya. Ayan, nagka-countdown na siya. So ito, 306 yung Fahrenheit. Pagkalagay natin na magkanina, 320. So bumaba siya kasi hinigop nung mag yung init. So ngayon, kailangan niya ma-reach yung 360 Fahrenheit habang pinapainit niya yung mag. Tapos pag na-reach niya yon, magka-countdown na siya. So ayan, dire-diretso na siyang umaakyat. Nakaipit lang siya. So ito, umiinit kasi ito eh. Parang plancha. Tayin lang natin na makarating siya ng 360. So mabilis naman eh. Parang seconds din lang ang binibilang. Marireach niya na yung init na kailangan niya. So ayan siya, 340. So malapit na, no? Ayan na siya, 358 Fahrenheit. So hintayin natin siyang, ayan, 360. So ayan, nag-countdown na siya, 227 seconds. So hintayin natin siya matapos. Ayan, inikop yun na. Habang hinihintay-hintay nyo na niluluto pa yung mag, don't forget to like and subscribe, then syempre hit the bell button para lagi kang updated. Select all, hit the bell button then select all para lagi kang updated dun sa mga bagong videos na i-upload natin. So ito, isa lang to sa mga DIY na i-upload ko. So marami pa kasi mahilig talaga ako sa mga DIY. Bukod sa unboxing, mahilig talaga ako sa DIY. So like and share mo rin para makita nung iba at magkaroon sila ng idea na katulad ng natututunan mo ngayon. So ayan, pag narinig mo yung beep sound niya, turn mo lang siya. Ito yung square na pinindot natin. So titigil na siya. So after that, pwede mo na siyang buksan. Then, eto na siya. Medyo mainit. So eto na. Ayan, kahango lang natin. Medyo mainit. So eto yung itsura niya pag inalis mo. Init kasi di ko alam paano kung umpisahan. Ayan. So eto na. Taran! Yun. So nakikita nyo ba? Ito yung outcome nya. Oh, diba? Masyadong maliwanag yung ano natin, ring light natin. So lessen natin yung ano, para hindi siya masyadong nagre-reflect yung yan. Patayin ko na kaya tong ring light. Yan. So pinatay na natin ano. So ito na yung outcome nya. Pag nagkakape ka, syempre nasa harap yung logo at saka kung ano yung gusto mo. Gusto mo ilagay profile pic mo, pwede. So ito kasi naisip ko yung profile pic ko sa YouTube, then dito sa kabila yung mga naipost kong content. Yeah, depende naman sa'yo kung ano yung gusto mong ilagay, basta importante successful tayo. So ganun nga, kung naging happy ka,
feel free na mag-comment para sa mga katanungan, ano, para mag-guide kita kung medyo may problema. At least, eto na siya. Kita mo, ganda. Diba? Di ko mahawakan, mainit. Ganda, oh. Wow. Fantastic. So, hanggang dito na lang ulit tayo, mga kalayas. Maghahanap pa ako ng ibang bagay na pwede nating pagsamahan. Goodbye.